Isang nakakagulat na pasabog na kumalat ngayon sa social media dahil sinibak sa pwesto ng Partido Federal ng Pilipinas si dating Executive Secretary Vic Rodriguez dahil sa mga isyu ng irregularidad. Si Rodriguez ay tinanggal bilang Executive Vice President ng PFP na siyang partido ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si Special Assistant to the President Anton Lagdameo na siyang National Treasurer ng PFP ang papalit sa pwesto ni Rodriguez. Pirmado naman ng mga opisyal ng PFP at alam ni Pangulong Marcos ang desisyon na sibakin si Rodriguez. Dahil sa sinasabing disloyalty at dishonesty, may isa pang nakakagulat na revelasyon na ngayon lang na isa publiko, kaya naman daw pala may pinaghuhugutan sa kanilang mga blog ang ilan sa mga blogger noon sa pagsisiwalat ng ilang mga desisyon ni dating Executive Vic Rodriguez dahil sa pag-appoint ng mga tauhan sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr., maging ang ilang media influencer ay nagulat na rin sa naging balita na ito matapos umabot sa kanilang kaalaman. Ang mabigat na dahilan kung bakit nasibak si Vic Rodriguez ay dahil sa may kaugnayan ito sa First Lady na si Attorney Liza Araneta Marcos. Narito ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa iba ko pang mga video. Isinapubliko po nitong si Attorney George Briones ang kadahilanan kung bakit po nila tinanggal ito pong si Attorney Vic Rodriguez, ang dating Executive Secretary po ng ating mahal na Pangulo. Ang mga kadahilanan ay nag-ugat sa reklamo di umano ng mga miyembro po ng Partido Federal ng Pilipinas sa parte po ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ang mga reklamo po nila ay ang mga sumusunod: disloyalty, conduct or act inimical to the interest of the party, at saka loss of trust and confidence. At ayon dito kay Attorney George Briones, ang General Counsel po ng Partido Federal ng Pilipinas, binigyan po nila ng pagkakataon na sagutin ni Attorney Vic Rodriguez ang mga reklamo na ito laban sa kanya. At unfortunately, ayon kay Attorney Briones, hindi po sumagot ito pong si Attorney Vic Rodriguez. In the conduct of interview, during the conduct of interview ng SMNI, nabanggit nitong si Attorney Briones ang mga salitang nag-away di umano. Ito pong si Attorney Liza Araneta Marcos, ang ating First Lady, at saka si Attorney Vic Rodriguez. At sinigundahan pa niya ng mga katagang hindi daw po maganda sa isang lalaki na pumapatol sa isang babae. O hindi naman maganda na pumatol sa isang babae. Wala namang binanggit pala na lalaki yan. O hindi maganda na pumapatol sa isang babae. Kaya ako, nagulantang talaga ako kanina. Kasi iba ang pagtingin ko kay Attorney Vic Rodriguez. Napakataas po ng paghanga ko sa tao na ito, kahit po sa kabila sa ngayon ay wala na siya sa Marcos administrations. Alam nyo naman kung paano ko po siya ipinagtanggol sa nakaraan. Pero katulad po ng lagi kong sinasabi, ako po ay nandirito para po sa ating mahal na Pangulo at sa lahat ng taong kanyang sinusuportahan. Sa ngayon, hindi niya na po pinagkakatiwalaan base sa pagiging membro ng administrasyon itong si Attorney Vic Rodriguez. I do not know kung sa pagiging magkaibigan ay patuloy po rin silang nagtitiwala sa isa't isa, but perhaps ganun na nga dahil hindi naman po nagsalita ang ating mahal na Pangulo matapos po na mag-finally exit fully ito pong si Attorney Vic Rodriguez sa Marcos administrations. Ngayong araw po na ito, kapag ka tapos po ng mga issues na yan na bumulaga sa lahat, kaliwat kanan na ngayon ang pagkocontent ng mga vlogger na di umano'y kuno na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, at ngayon ay tinitira naman nila si Attorney Liza Araneta Marcos para ipagtanggol si Attorney Vic Rodriguez. Kanino ba ako papanig? Siyempre sa ating Pangulo at sa taong pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo. Isa na dyan ang kanyang may bahay na si former, na si First Lady rather, First Lady Liza Araneta Marcos. At ang issue na ito, tingnan natin ngayon kung maliliwanag, dahil first time ko lang din po itong panonoorin. Sinend lang sa akin ng link, hindi ko pa napapanood ang buong balita. First time kong papanoorin ang balita na ito mula po sa interview nitong si Cheryl Cosim kay Attorney Vic Rodriguez ng
News 5 or 1PH. Panoorin po natin ang balita saka po tayo mag-react accordingly kung ano po ang naging desisyon o naging kasagutan dito nito pong si Attorney Vic Rodriguez. Mayor, ay pipiliin yung mga qualified na hanay ng pagbibigay. By the way, ano, for information na din po, ang pumalit po kay Attorney Vic Rodriguez bilang Executive Vice President sa Partido Federal ng Pilipinas ay ang ating Special Assistant to the President na si Sir Anton Lagdameo. Tuloy po natin ang balita, mga tol. Sa Pilipinas, ang nagsakripisyo, nagbigay ng kanilang dugo at pawis para mapanalo ang ating mahal na Pangulong Kandidato ng Marcos. Dito, sa ulit po yan, kung tatanong yung bahay, kung nagkaganong siya po ang tanong ninyo. So, po nangyari. Ang inyong napakinggan ay ang bahagi po ng panayam ng Frontline sa Umaga sa TV5 kay Partido Federal ng Pilipinas National Secretary General Tom Lantion. Tungkol po yan sa pagkakasibak kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez bilang Executive Vice President. Basahin po natin ito, ha. After consideration of the complaint affidavit and investigation conducted by the Partido Federal ng Pilipinas Arbitration and Executive Committee by virtue of its plenary powers, the respondent is found guilty of breach or loss of trust and confidence, abandonment, disloyalty, and acts inimical to the party. Meron tayong manonood kanina, hinahanap niya yung dokumento ng Partido Federal ng Pilipinas. Ito na po yun, pinakita na po ng PFP, at ayon sa kanilang pagsusuri, si Attorney Vic Rodriguez ay guilty sa kawalan po ng tiwala ng mga miyembro po ng Partido Federal ng Pilipinas, ang pag-abandona sa kanyang posisyon bilang Vice President, Executive Vice President ng partido, ano ba yung Tagalog ng disloyalty? At ayun na yun, bahala na kayong umintindi kung ano yung disloyalty sa Tagalog at saka mga akto na naglagay po sa alanganin sa posisyon po ng partido. Okay, tuloy po natin, mga tol. President ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Ang dahilan daw, party disloyalty at acts inimical to the party. Nag-ugat umano ang mga reklamo sa kanya sa PFP Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ipinalit kay Rodriguez si Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Para po sagutin yan, kasama po natin si former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Rodriguez. Salamat po sa inyong oras. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay na yung programa. Bago po ang lahat, eh, kamusta na ho? It's been like 2 months since po namin kayo huling nakita. Tama yun, Cheryl. In fact, I have kept quiet all this time, but I have to take special interest in this request for me to have an interview with you dahil nga kako, ito'y ibang usapan na in defense of my honor and in defense of the honor of my family. Yan, ano, maliwanag ha. Ang sinasabi dito nitong si Attorney Vic Rodriguez, kailangan niya ng magsalita para protektahan ang kanyang karangalan at karangalan po ng kanyang pamilya. Pakinggan po natin ang kanyang panig sa pagkakataong ito. Inuulit ko, ang balita po kanina, hindi po yun gawa-gawa. Nagmula po iyon mismo sa General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas. Siya po ang nagsambit na nag-away. Ito pong si Attorney Liza Araneta Marcos at saka si Attorney Vic Rodriguez. Yan po ang kanyang sinambit kanina. Kaya tingnan naman natin ngayon kung ano ang panig talaga sa katotohanan naman ayon sa kanya dito kay Attorney Vic Rodriguez. Masyado ng maraming kasinungalingan ang umakalat at pinagsasabi ng kung sino-sino. Tila yata lahat ay nakikisakay na lamang dito sa mga kwentong ganito. Ngayon, I was gonna say that Attorney Vic, dahil marami po sa amin sa media ang nag-reach out po sa inyo, no, para po ma-interview kayo magmula po nung kayo'y bumitaw bilang Executive Secretary. Karuhin din po ba natin, kasi kasama po doon sa na-interview or doon po sa mga lumalabas, hindi raw kayo nagbitiw, kundi kayo po ay sinibak bilang Executive Secretary.
Tama yun dahil nalaman ko yung kanilang naging decision or party resolution. Kagabi na, siguro mga 11:30, pinadala sa akin ng isang kolumnista. So binagbigay alam lang sa akin. Although, Cheryl, truth of the matter, matagal na yung balakin nila ako ay tanggalin sa partido. In fact, if I may recall correctly, October 18, when I received a copy of the complaint asking me to reply within 48 hours, I immediately brought it to the knowledge of the party president, Jun Tamayo. At ang sabi ni Governor Jun Tamayo, verbatim, ang sagot niya, "Putsa, wala akong alam dyan, pare ah. Sandali lang, ayusin ko muna." That was his exact reply to me. Basahin nga natin ito, mga tol. "Disappointments, often pa rin about four of them, close pa rin, were traced to Attorney Vic Rodriguez because the wife of Chet Pastrana," yung unang issue, ito kay Attorney Vic Rodriguez na pinakalat ng mga vloggers. Okay? "Business partner and chairman of APFF, Dennis Trajano, and Attorney Vic Rodriguez's wife are relatives. Both their maiden family names are Halili." Ito po yung unang issue. Pero ang sinasabi ngayon ni Attorney Vic Rodriguez, ultimo yung presidente po ng Partido Federal ng Pilipinas na si Governor Tamayo ay walang alam at sinasabi niya na aayusin niya muna ang problema. That was October 18 nang ma-receive po ng ating dating executive secretary ang notice mula po sa Partido Federal ng Pilipinas. Patuloy po nating pakinggan ang sinasabi po dito ni Attorney Vic. "So, Dimino John, hindi niyo kailangan gawin sa akin to. Aalis ako ng pusa, mag-resign ako sa partido at marami pang ibang susunod. So ano naman itong ginagawa ninyo?" Yun ang sagot niya sa akin. And tatawagan daw nga niya yung grupo ng BARM. So ngayon nakikita ko lang naman sa media, ano lang ito, Cheryl, ginawa nilang Somehow merong basis yung sinabi ni Attorney Briones kanina, no? Kasi nanggaling din naman dito kay Attorney Vic Rodriguez, sinasabi niya na aayusin nila yung o tatawagan nila yung grupo ng BARM. Kung matatandaan po ninyo, kanina sa balita sa SMNI, sa interview po nitong si Admar dito kay General Counsel Briones ng Partido Federal ng Pilipinas, binanggit niya po doon kung sino po yung mga nagreklamo kay Attorney Vic Rodriguez at yun nga po yung BARMM. Kaya konfirmado natin na tama yung sinabi ni Attorney Briones kanina sa nagrereklamo, mga BARMM, at ito naman, kinumpirma nga po ni Attorney Vic Rodriguez. Sige, patuloy lang po natin pakinggan at analisahin natin kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod nito, mga tol. We hope na tapos na ang issue na ito, bakit nabubuhay na naman, ano? Dapat moving forward na tayo nananahimik na si Attorney Vic Rodriguez. Unfortunately, bakit nagkaroon pa na ganitong issue? Nadadivert na naman tuloy ngayon ang attention ng tao sa mga mas mahalaga pong mga mahalagang sirkumstansya katulad po ng kinakaharap ng SOJ. Meron pong issue ngayon na ang ating SOJ, and naniniwala ako na meron po yung approval prior ng ating Pangulo na imbitahan ang mga rapporteur ng International Community United Nations dito po sa ating bansa for a collaborations, in particular sa area po ng forensic science. Ano? Tapos, meron ding issue ngayon na na-defer yung appointment ng ating butihing kalihim na si Erwin Tulpo. Hindi tuloy natin matalakay so far dahil unahin muna natin ito. Mamaya na lang kung sakaling magkaroon tayo ng pagkakataon, talakayin natin kung bakit po na-defer yung confirmations ng appointment po nitong si Secretary Erwin Tulpo. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Attorney Vic Rodriguez. Media play, itong internal squabble or internal politics ng political party. Bakit kailangan mong bigyan ng kopya? Tinawag ni Attorney Vic Rodriguez na internal squabble or politics
ba mukhang maraming o meron galit kay Attorney Vic Rodriguez sa loob po ng Partido Federal ng Pilipinas, kaya po siguro nagkakaganito, no? Sige po, ituloy natin. Ang media, kung ang layunin mo lang reorganize ang party, lahat naman ng partido nagre-reorganize, hindi ba? Pagkatapos ng eleksyon, bago mag-eleksyon, midstream ng kampanya, normal yon. But ito makikita mo, pati yung mga ibinibintang nilang disloyalty, acts inimical to the party and abandonment. Let me just discuss this briefly, Sherry, yung disloyalty. Dahil ba maraming mga nag-apply na hindi naman qualified, ang kanila lang lamang claim to fame, ay sila yung membro ng Partido Federal ng Pilipinas. Yun. Sinasabi ngayon dito ni Attorney Vic Rodriguez, ha? Maraming mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas ang nag-apply pero hindi kwalipikado. Baka isa po yon sa mga kadahilanan kung bakit nagalit po sila kay Attorney Vic. Tuloy natin. Dahil ba sila hindi nabigyan pagkakataong ma-appoint agad-agad? Yan ay disloyalty na sa partido. Ang punto pala, hindi naman outrightly dinidisqualified kasi ang sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez, agad-agad. Ibig sabihin, binibigyan pa ng pagkakataon na suriin ang kanilang mga aplikasyon. Kasi alam nyo mga tol, hindi porkit nakatulong ka sa kampanya ng ating mahal na Pangulo pag ginusto mong umupo sa posisyon, eh pwede na. Ano? Sige, pakinggan natin. Patuloy lang. Nire-reaction na natin ang video kung gusto nyo mapanood ng buo ito. Punta lang kayo sa 1PH ng Facebook page at doon nyo po panoorin kasi reaction video po ito kaya pinuputol-putol po. Tuloy po tayo. Alawa, yung acts inimical to the party, yan din ba ang basis ninyo? Kapag ka hindi pinagbibigyan ang kapritso ng partido, ay sasabihin ng disloyal at I have committed acts inimical to the party. Eh paano naman ang gagawin mo kung hindi naman talaga karapat dapat ma-appoint o hindi talaga qualified yung nag-apply? So again, wala akong ano rito, walang problema sa akin, umalis ako sa partido, expel niyo sa partido. Because one thing is very, very clear with me, Sherry. My loyalty to the party ends where my loyalty to the Filipino people, to the 31.6 million Filipinos who voted for then Bongbong Marcos, now President Bongbong Marcos. That is where my loyalty ends. Why? Eh hindi naman yung Partido Federal lang ang nagpapanalo kay President Bongbong Marcos. Ayan na. Tama, may punto itong si Attorney Vic Rodriguez, ano? Hindi niya kinakailangan maging loyal sa Partido Federal ng Pilipinas kasi meron 31.6 million Pilipino ang bumoto sa ating mahal na Pangulo. At itong 31.6 million Pilipino na ito, hindi naman nanggaling alone sa Partido Federal ng Pilipinas. Pero lilinawin din natin, ha, ayon sa Partido Federal ng Pilipinas, si Attorney Vic Rodriguez ay kanilang tinanggal. Pero sa statement naman ni Attorney Vic Rodriguez ngayon, wala siyang pakialam kung siya ay tinanggal o umalis kasi ang plano niya naman talaga ay aalis siya ng tahimik sa Partido Federal ng Pilipinas kung kinakailangan dahil nga ang kanyang loyalty ay nagsisimula na malipat sa taong bayan, hindi sa partido. Okay? O, tuloy natin. I'll be very clear about this. Ang naging boto ni Pangulong Bongbong Marcos ay sa kadahilanang siya ay si Bongbong Marcos. Ginusto siya ng tao, gusto siya ng tao. Hindi ito dahil sa isang partido o dahil sa isang politiko. Sa tingin niyo po, Attorney Rodriguez, saan po talaga nag-ugat ito? Nakikita niyo po ba ay dahil talaga doon sa mga sinasabing may mga application po, may mga gustong ma-appoint, pero ang sinasabi ay hindi niyo po ito pinagtuunan ng pansin or hindi po sila kinonsidera? Eh, ang sinasabi naman natin doon, yan ay hindi totoo. Ang dami-daming miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas ang nabigyan na ng posisyon, pero marami pa rin ang hindi nabibigyan ng pagkakataon. Bakit? Eh, mag-iilang buwan pa lamang ba ang administrasyon Marcos? Apat na buwan pa lamang maglilip. Grabe ang politika sa atin, ano? Biruin nyo. Puro paghahanap ng kapalit. Sinuportahan nila ang Pangulo tapos lumalabas ngayon kung totoo ang sinasabi nitong si Attorney Vic Rodriguez bayad utang na loob kahit hindi naman kwalipikado
Nakakalito na, no? Nakakalito talaga. Pero huwag tayong malilihis ng direksyon, mga tol. Tandaan natin, pagkatapos na naman ng mga issues na ito, dapat nananatili po ang suporta natin sa ating Pangulo at sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Tuloy po tayo, mga tol. Timangguan, Sherry, eh, di ba? So they instituted the complaint against me October of this year. So ilang buwan pa lamang yun? Dalawa, tatlong buwan, more or less, di ba? So nagmamadali yung mga ito. Eh, ang dami rin naman qualified. Ang dami-daming problema ang dapat pagtuunan ng pamahalaan. Nariyan yung ating 7.7 inflation na percent inflation rate. Hindi ba? At ito inaatupag nila, ilalabas pag gagawing media play, itong internal party matter. So sa tingin ko, ayoko man, umiiwas man ako in the, dahil nga kako, hindi naman natin kailangan. Oo nga naman, bakit ang Partido Federal ng Pilipinas kailangan pang isa publiko ito? Nakakapagtaka, no? Ano ang dahilan bakit nila kailangan isa publiko ito? Magpa-interview sa SMNI o kung kanino man, ilabas ang video ng pagtatanggal kay Attorney Vic Rodriguez, kung pwede naman nilang gawin ang tahimik na lamang. Kasi katulad ngayon, nakaka-apekto na naman sa mga supporters ng ating mahal na Pangulo. Ang daming mga nagki-claim na sila ay solid supporter, loyalista ng ating mahal na Pangulo, pero hinahati ang kaisipan ng taong bayan. Direktang pumapanig sa ating dating executive secretary at sinisiraan naman ngayon ang first lady po natin. Hindi po yun tama. Panig man tayo kay Attorney Vic Rodriguez o kay Attorney Lisa Araneta Marcos ang ating first lady, dapat walang siraan. Ano? Dapat kung ano lamang yung mga argumento na inilalatag, in particular ni ngayon ni Attorney Vic Rodriguez saka ng Partido Federal ng Pilipinas, doon na lamang po muna tayo mag-focus. Kung sinabi ni Attorney Briones na nag-away sila ni Attorney Lisa, ito pong si Attorney Vic Rodriguez at saka si Attorney Lisa, wala naman tayong matibay na ebidensya pa rin doon. Hindi pa rin natin masasabi na totoo iyon. Kaya nga sinabi ko sa inyo sa live streaming kanina, nagulat ako at ayoko na munang magkomento. Kasi lalo lang lalala ang sitwasyon, mga tol. Sana sa mga vlogger, huwag niyong gamiting issue ito para pagkakitaan ngayon ang panibagong teleserye na naman na ito na maaaring gamitin na naman ng ilang araw ng mga vlogger para lamang pagkakitaan. O tuloy natin. Pangayon. Subalit tila masyadong nag-enjoy na itong mga ito sa aking katahimikan at sadyang hindi pagsagot. But this time, I would want to make it clear that pasensya na kayo kung ang ginagawa ninyong batayan ng aking loyalty sa partido ay kahit na hindi kwalipikado ay kinakailangan mabigyan ng pwesto. Nagkakamali po kayo at nagkamali po kayo. Sabi niyo po ay October 18 nagkaroon pa po kayo ng pagkakataon na magkaroon na nag-send po kayo ng nag-exchange po kayo ng messages ni Ginoong June Tamayo. After po noon, nakarinig po ba kayo or ngayon na lamang po ibinigay sa inyo yung resulta na, yung napag-desisyon na po ng partido? Sa tingin ko, same day nakapag-usap din kami ni Governor June. And I think he was just saying na hindi niya alam at inaayos niya yung usapin sa barn. But again, for party matters, I have no hand pagdating sa Mindanao, especially sa barn. Dahil ang Mindanao, talagang yan, ang nakatangan dyan, si Governor June Tamayo. Lahat ng nangyayari dyan ay dumadaan kay June Tamayo. Especially during the campaign. So ito ay hindi tuwid na paglalahad ng mga pangyayari. Na yun lamang ang aking kadahilanan bakit ako nagbigay daan sa iyong request ng interview. Dahil sabi ko, this is too much and I have to defend my honor. Opo. Hindi po ba nagkaroon, Attorney Vic, ng proseso? I mean, noon pong nagbigay sila ng mga reklamo sa inyo, parang due process or pag-uusap po internally sa mga party members po para po resolbahin or klaruhin itong mga issue pong ipinupukol po sa inyo ng partido nyo? Yung doon sa sulat na natanggap ko, binibigyan ako ng 48 hours na sumagot.
Mm-hmm. Kaya immediately, tinawagan ko ang Pangulo, si Pangulo ng Partido, si Jun Tamayo. Mm-hmm. At let me just quote, sabi ko sa kanya, "Jun, what is this?" referring to the complaint. Mm-hmm. "Pare, hindi nyo kailangan gawin sa akin ito. Ako mismo, kasama ang marami pang iba, ay aalis lang sa PFP." Mm-hmm. "Hindi nyo kailangan gawin yan." Yun nga ang sagot niya, "Pucha, wala akong alam dyan, pare ha. Sandali lang, ayusin ko muna." And then when this news broke out, marami naman ang nagpahiwatig ng suporta, yung mga opisyal ng PFP Australia ay nagbitiw na ang kabataang nawawala yung audio. Federal, ay kausap ko kanina, magbibitiw na rin daw sila dahil feeling nila sa pamumuno nitong dalawang maingay, si Lanchon at Briones ay misdirected ng party. At ganun din ang lugar ng Batangas at Bulacan ay nagpahatid na ng salita at suporta na wala silang problema at wala silang pag-aaring lang ang bumitaw sa Partido Federal ng Pilipinas. Attorney Vic, papasagot ko rin po sa inyo yung iba pang ipinupukol po sa inyo, no? Isa rin po sa tinutukoy sa report, yung questionable umanong pagkakalaga ninyo noon kay Christopher Pastrana bilang General Manager ng Philippine Ports Authority, samantalang may utang pa siya sa DOTR. At ito po ay konektado raw umano sa inyo pong asawa dahil lang partner po, business partner ni Pastrana ay kamag-anak daw ho ng inyong may bahay. Your take on that or your answer to that po? Masyado nang malayo yun, pati yung story ang dinidikit nila. Hmm. Hindi ba? Masyado nang napag-usapan yan. In fact, yung kiniklaim nilang disloyalty and acts inimical to the party. Pagbalikan natin yung sinasabi mong due process, Cheryl. Ang sinasabi nila, sayang, nawawala yung boses. Meron daw disloyalty committed and acts inimical to the party. Ano basis? Doon sa complaint of affidavit, ang ginaging nawawala yung basis nila ay yung paglalahad ng dalawang vlogger or broadcaster, di umano, na bumanat ng bumanat regarding yung appointment ng yan. So, ano ang basihan mo? When we talk of due process, hindi ba chismis yun? And then they filed a complaint against me, asking me to reply within 48 hours. Why don't they talk to Jun Tamayo? At sabihin ni Jun Tamayo, totoo, sabi niya, kakausapin niya, siya nang bahala. Diba? Now, in all objectivity, and to be very, very candid, even if they ask me to reply, I will not reply, Cheryl. Hindi ikawalan na ako ay umalis o mawala sa Partido Federal ng Pilipinas. Lalo na kung ganyang klaseng pamumuno ang ipinapamalas ng tatlong ito, yung pumirma doon sa desisyon. But just the same, kaya lang ako sumasagot dahil masyado na ho kayong nag-i-enjoy sa aking katahimikan. Pero nalilito na rin talaga ako kasi October 18, pinadalhan si Attorney Vic Rodriguez ng SAMO notice. Notice of complaint. Instead na mag-reply siya, nagsagot siya kay ay nag-request siya ng communications kay Party President Tamayo. Walang naging reply, in other words, si Attorney Vic. Pero sinasabi niya naman, willing siyang umalis, hindi na kailangan yan, kaya marahil siguro, hindi na siya nag-file ng reply, ano? Ng counter doon sa complaint sa kanya. Kaya siguro, ine-expect niya na considering na aalis na siya ayon dito kay Attorney Vic Rodriguez, hindi na kailangan ng mga ganitong situations kung saan dineklara pa ng partido na siya po ay tinanggal na for alleged acts inimical to party's interest, disloyalty, loss of trust and confidence, at saka isa pa, meron pang bali apat po yung binanggit dito sa decisions ng Partido Federal ng Pilipinas. Yet, ang naging basihan naman ng Partido Federal ng Pilipinas, yung content ni Thinking Pinoy at saka ni Anthony Taberna, yun yung mga vloggers na hindi pinangalanan dito nitong si Attorney Vic Rodriguez. Alam mo naman natin na sila ang nagsiwalat ng Pastrana case issue. Yun daw yung ginawang basihan ngayon ng Partido Federal ng Pilipinas
o ng mga nagrereklamo and without due process, nagbase lang daw sa chismis. Pero nagtataka ako, kung due process, di ba, binibigyan ka ng pagkakataon sumagot, tingin ko hindi ka tahimikan ng kasagutan doon sa issue nung Pastrana kasi nasa proper forum na eh. Dinala na ng mga nagrereklamo sa proper forum, sa parties, sa Partido Federal ng Pilipinas, and I believe pwedeng sagutin nyo ni Attorney Vic Rodriguez ng maayos at pabulaanan na merong issue sa Pastrana case. Ngunit hindi ginawa yun ni Attorney Vic Rodriguez. Nakakalito na. Ano? Nakakalito na. Siyempre, kine-claim ang due process. Parte ng due process is to answer the complaint. Hindi ginawa ni Attorney Vic Rodriguez dito. But, sa kabila nung kanyang intention na umalis, itinuloy pa rin ng Partido Federal ng Pilipinas ang pag-a-announce pa sa publiko na sila ay tinatanggal na itong si Attorney Vic Rodriguez. I hope maging maayos ito, pero sige, ang inaantay ko lamang dito, pabulaanan ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi ko pa po napapanood ang kabuuan ng balita na ito. Pabulaanan sana ni Attorney Vic Rodriguez na nag-away po sila ni Attorney Lisa. Tuloy po natin. Sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin po sa napanood ko na interview po, ano, ay nagkaroon din daw ho kayo ng hindi pagkakaunawaan or away po ni First Lady Liza Araneta Marcos. Well, is that part of the complaint? I don't think so. Never. Yung sagot ni Attorney Vic Rodriguez sa initial is not truly a denial. Ano? Sabi niya lang, hindi yan parte ng complaint laban sa akin. Sige nga, tingnan niya natin kung categorically, kasi yun ang gusto nating matinig dito eh. Categorically, hindi sila nag-away. I hope so. Ni Attorney Lisa. Tuloy natin mga tol. Kami nag-away. Yun. Lady Lisa Marcos. Oh, ulitin natin ha. May categorical denial si Attorney Vic sa issue na yan. Ano? Pakinggan natin maigi. Ulitin ko lang. I-playback lang natin. Nasobrahan ako ha. Nasobrahan. O sige. Iulitin natin. Pinas. Lalo na kung ganyang klaseng pamumuno ang ipinapamalas ng tatlong ito, yung pumirma doon sa desisyon. But just the same, kaya lang ako sumasagot dahil basyado na ho kayong nag-i-enjoy sa aking katahimikan. Ito ay bilang paggalang sa aking naging posisyon at katungkulan noon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin po sa napanood ko na interview po, ano, ay nagkaroon din daw ho kayo ng hindi pagkakaunawaan or away po ni First Lady Liza Araneta Marcos. Well, is that part of the complaint? I don't think so. Never kami nag-away ni First Lady Liza Marcos. Oh, narinig natin. Ibig sabihin, kung paniniwalaan natin ngayon si Attorney Vic Rodriguez, hindi totoo ang sinabi ni Attorney George Briones kanina. Kasi sinabi ni Attorney Briones, nag-away sila ni First Lady. Malinaw dito sinasabi ni Attorney Vic, for the record, hindi sila, never silang nag-away ni Attorney Lisa Araneta Marcos. Tapusin natin mga tola. With all these issues po, kamusta po ang relasyon nyo ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang laging kong take-off ay yung huli naming pag-uusap. Alam mo naman, busy na yung Pangulo eh. Ito nga, sunod-sunod that he is representing our country. Tama naman yung kanyang ginagawa at nagkakaroon tayo ng malakas na presensya sa international stage and in the international community. At nung kami huli nagharap, very, very cordial, very, very warm yung aming pagharap. At wala kaming, yun ang aking take-off, wala kaming problema, wala kaming hindi pagkakaunawaan. Ano na ho ang inyong pinagkakaabalahan ngayon, Attorney Vic? Well, I'm busy with my daddy duties and slowly, going back into my private practice. However, as you know, dito sa atin, December 15 pa lang, simula na nung festivities. So, nothing much between now and end of the year. I am just hoping that come 2023, it will be a better year at tumigil na yung mga gustong magpapansin
di ba? Gamitin niyo yung sarili ninyong merito, sarili ninyong qualification, yung sarili ninyong galing kung gusto ninyong ma- Nawawala yung audio ni Atty. At magpa-appoint sa gobyerno. Panghuli na lamang po, inyo pong huling mensahe o mensahe po sa Partido Federal ng Pilipinas, Atty. Vic. Well, di Partido Federal ng Pilipinas, person. Dami kong kaibigan dyan. At yan nga yung, alam naman nila, nila Jun Tamayo, alam nila kung paano nabuo yung pagsasama namin, kasama na noon, noong BBM, may PBBM at ang Partido Federal. So siguro, mag-ingat lang doon sa mga maingay na walang layunin kung hindi makakuha ng pwesto. Yung dalawa lang naman dyan, yung kating-katima appointed. Eh, wala namang problema. Di you talk to the president and kung qualified kayo, i-appoint naman kayo.